Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa bulat ng YouTube. Ako si kabibig maglabag-labag na down with the evidence. Tutulungan ako ng laway. Oh, ito na. Ay nako. Oo, kagising-gising ko lang kasi gusto kong i-chika agad sa inyo itong nalaman ko, na panood ko. The same time talaga, ewan ko kung maging totoo ba ito o hindi. Grabe ang mga pasabog ng mga chika sa umagang ito, lalong-lalo na habang, after ko na panood ang vlog ni Romel Chica Network. Oo mga kabibig, may mga pasabog siya doon. Ako! I-subscribe nyo na, puntahan nyo na at panoorin nyo ang the whole video. Meron kayong malalaman na pwedeng magalit ka, pwedeng maging masaya ka, at pwede ding maniwala ka or hindi. Kasi si Romel Chica kasama ang Mamo Gloria ay hinuhulaan nila kung ano ang mangyayari sa EAT at Take Bulaga. Ay, naku, may mga kawindang-windang na mga sinasabi, hinihula si Mamo Gloria. Oo mga kabibig, alam nyo ba, nawindang ako sa kung ano ang mayari sa Take Bulaga. Oo. Sabi pa ni Mamo Gloria, baka mag-goodbye na ang Take Bulaga. Baka end of this year, babu na ang Take Bulaga. Ouch! Ano kaya ang mangyari, no? Bakit magbabusil lang? Meron daw, sabi ni Mamo Gloria, pwede isang nagmay-ari ang pwedeng mag-desisyon na talaga na ibabu na ang Take Bulaga. Hala? Paano na lang ang mga homes? Inaway pa naman lang yung mga tao ninyo. Pakinggan natin ha. Ito na. Kasing tatanakay niya ay ang mga noontime shows. Di ba? Nagkakagulo mo yan ang noontime shows. Totoo. At yung mga copyright at kung ano-ano. Kasi malam po natin, ano ang kahihinatnan ng Take Bulaga? Ito na. So, pwede silang mag-close. Oh, pwede silang mag-close. Ay. Pero in fairness, sa hula lang ito ni Gloria, Mamo Gloria ha, pero sa mga hula ni Mamo Gloria last year sa vlog ni Romel Chica, nagkatotoo. May mga hula niya na nagkatotoo talaga. Yung mabuntis si Tony Gonzaga, yung medyo hihina ang YouTube channel ni Alex Gonzaga. Sino ba ba? May Mendoza at Arjo Ataide yung kasal nila. May marami pa siya na hulaan. Naku, ito pa. So, pwede silang mag-close. Bakit? Pwedeng bigla na lang isara yung program. Oh. Biglaan na lang daw isara ang programa nila. Bakit? Bakit biglaan na lang isara? Anong nangyari? Naku, naku, naku. O, pakinggan mo ulit natin ha. O, hanggin ha. Time show, pati mga copyright at kung ano-ano. Kasi mo lang po natin, ano ang kahihinatnan ng Take Bulaga? Take Bulaga. So, pwede silang mag-close. Meaning, pwedeng bigla na lang isara yung programa nila. Hala, agad-agad. Kasi dito lang nakikita ko parang may problema. And hindi siya nagpapasok ng enough money. Kumbaga, hala, hindi nagpapasok ng enough money. Mahina kasi sa mga ads, mga sponsors, mga advertisers, hindi nagahakot ng pera ang Take Bulaga. Diba? Mahina sila sa online viewers. Mahina pa sa ratings. Wala pang masyadong mga advertisers. Natural, ay luging-lugi talaga ang CEO or kung sino ba ang producers dito. Eh bakit pa kasi sila makikipagsapalaran kung madami na silang nilabas na pera? May binabayaran pa silang mga host. And I'm sure malalaki ang talent fee ng mga host na iyan kasi kailangan harapin ng mga host ang emotional tapos sa mga bashers, di ba? O ito, pakinggan pa. Naghahakot ng pera, hindi, walang pumapasok. Kaya po pwede siyang mag-close din. Hanggang kailan ito? Pwede ito bago magtapos ang taon. Oh my God, bago magtapos ang taon, mag-goodbye daw di umano ang Take Bulaga. Naku, ang sakit naman yan. Paano na lang ang mga host, di ba?
Well, mga artista naman sila. Nandun naman sila sa GMA Network. Pero alam mo, talagang mamarka sa puso at isipan ng mga taong itong mga host na ito ang siyang kumalaban sa TVG. Mahirap iyan, no? Pag magmarka ka na sa tao, parang ayaw na sa tao sa inyo. Mahirap maka-move on kaya ang mga tao, di ba? Mahirap sila makalimot sa kung ano ang ginawa mo. Naku! Ito ma. Bago matapos ang taon ng 2023, matatapos na rin ang tape Bulaga. Mm-hmm. Hindi na siya babalik. Hindi. Oh my God, hindi na talaga magbabalik ang tape Bulaga pag matatapos sila sa maybe end of this year. Ay! Wait! For 44 years na inalagaan niya ng TVG, matatapos lang sa year na ito. Parang ang saklap, ang sakit. Naku, ito pa. In the end. Period na. Ang magdi-decision dito ay batang lalaki. Sino yung batang lalaki? Hindi batang bata. I mean, kung ito ay minamanage like ng mas bata yung producer, ganyan, o kaya mas bata yung may-ari, ganun po, pwede siya ang magpasara na. Nakakalungkot. Showtime. Nakakalungkot, no? Na iyan ang mangyayari sa tawag dito sa tape Bulaga na mawawala sila sa ere this year. Kung totoo yun, kasi mahina daw ang pasok ng pera. Which is totoo naman. Nakikita natin na konti lang ang pumapasok ng mga advertisers. So paano na lang yan, diba? So natura, kung ako yung producer at mahina ang pasok ng pera at every now and then lalabas ako ng maraming pera at walang pumapasok, walang return on investment, anong gagawin ko? Hindi, magsara na lang. Diba? Lunukin ko na lang yung pride ko. Diba? I have to give up na lang kaysa kami ang malugi. Tapos itong mga host, hindi naman mamalulugi kasi they're buwan-buwan meron silang kinikita, pero kami mga producer walang kinikita, so kami yung lugi, 'di ba? So dapat maging intelligent na ang producer. Oy, totoo. Oo, be practical na lang. Kung hindi kayang i-sustain ang programa at luging-lugi ka na, tapos manghiram ka pa ng pera para i-sustain mo lang yung programa, wag na lang. Bali na lang na lunukin mo lang yung pride mo, tapos sabihin mo na lang na pag-usapan namin na kailangan namin tapusin ang programang ito. Bahala na yung mga bashers. Maybe after a month, makalimutan na kayo. Pero itong mga tao talaga, hindi makakalimut. Eh. Lalo na pag tumatak sa puso at isipan ang TVG. At lalo na mag-i-end itong Tape Bulaga. If ever lang, kasi hula lang ito ni Mamo Gloria. Disclaimer lang ha, hula ito ni Mamo Gloria. So either totoo or hindi. Sana hindi, no? Kasi maawa naman itong mga host. Marami namang mga host dyan na natrabaho, mga staff, di ba? Mga crew. So sana masustain ang producer ng Tape Bulaga at sana mahanapan nila ng paraan para masustain nila. Para sana din marami mga advertisers banban magtitiwala sa kanila, pero mahirap din talaga yan. Pag mahina ang ratings, wala talaga advertiser magtitiwala sa inyo. Well, so sinabi naman nila na humaharurota daw ang mga advertiser pumapasok sa Tape Bulaga. So sana magtuloy-tuloy yan, kung totoo man yan. O, eto na ha. So yun mga kabibig. Ano yung ang chika natin sa Tape Bulaga? Ano ang yung reaction doon?